ain't never missed my cue. All right. On this episode of On Cue, we have Mr. Gary Valenciano and Glock 9. Hi, guys. Hey. We're very excited to hear about this collaboration. Kanina na kinukwento na sa akin ni Aris paano ito nabuo, paano ito nagsimula. Aris, share it with us. Ayun na, nabanggit ko kay MJ na ito ay nasa, if not, top of the list. Nax. One of the... This is your bucket song. Bucket list song. Bucket list song ito. Oh. Ito ay, kanina, iniisip ko palang nasa bahay ako. Hindi pa ako nagra-rap. Naririnig ko na si Sir Gary. Nah. Okay. In a way, parang sinabi ko na sana ma-meet ko siya. Or, kasi kinakanta ko yung kanta ni Sir Gary. Yung mga pag naka... What's your favorite Gary V song? Patay ka. Di bale na lang kaya yan. Nice. Bisado ko yan, mga ganyan. Siyempre song hits yun, mga right, song right. Hits. Pero nung binubuo mo to, Aris, itong kanta, did you have Gary V in mind already? Yung mga magic songs. Okay. Yung mga magic songs. Eksakto yun. Ito yata yung song na yun. Okay. For Sir Gary. Okay. Nung muni-munihan ko, na-contemplate ko yung lyrics ng song, parang ito yata yung pwede kong maging Gary V song. Okay. Siyempre, ano pa yung mga time na yun, ito ay wishful thinking ko pa rin. No? Kailan mo ba ito sinulat? Siguro mga 2019 nasa akin na yun. Eh. Wow, 5 years ago. Mga ganyan. Okay. If not earlier pa. Nasa okay. Phone kasi hindi naman ako marunong tumugtog ng instrument. So, lagi ako naka-hum lang sa phone. So, matagal na yun sa phone ko. And then, nung naisip ko na baka ito na ang Gary V song, dun ko na siya tinapos. Paano mo naisip ako, na baka ito na ang Gary V song? Alam ko, nararamdaman ko lang you talaga. You knew it. Kasi siguro dahil sa pagsubaybay ko kay Sir Gary and right. With all the other artists na nakatrabaho ko, medyo alam ko yung medyo may idea ko no, na kung paano siya tutunog right. Pero syempre iba yung malalaglag yung underwear ko pag narinig ko na yung final product ng vocals ni Sir Gary. Okay. Na yun ang nangyari. So nung ano syempre yun nagbaka sakali kami na baka pwede, we reached out to Sir yeah. Gary and napaka accommodating naman talaga. Okay, bago ko ipasa ang microphone kay Kuya Gary, you made the demo. Yeah. Kwento mo sa akin yung kwento mo about walang, the demo. Wala ako, siyempre DIY lagi. So okay. Kinanta ko, di ba? Kinanta ko siya and, nahiyang-hiya ako dahil alam ko papakinggan yun ni Sir Gary. Pa-falseto pa ako na mali-mali ganyan. Okay. Pero alam ko magigets ni Sir Gary and right. Said, true enough and sobrang galing ni Sir Gary. Alam niya mas pinalinamnam pa. Right, right. Okay, Kuya Gary, nung naipasa sa iyo, okay, let's siguro in order natin. Tumapag ba sila, nagtanong, nag-inquire, paano? Yung unang beses ko narinig na may desire pala si Glock 9 na makasama ako sa isang duet in order to celebrate his anniversary also. Agad-agad, you know, sabi ko kay Mrs. kay Angeli na, can you make sure that this is actually something that can happen? Mm-hmm. Yeah, kasi according to ganito, Glock 9 wants you down and all. It didn't take me long, okay. You know, shortly after that, nung natanggap ko na yung demo. And the first thing that got me was the message of the song. Alam naman ng lahat eh, di ba, na Glock 9 is not just a rapper. But what he's expressing a message and sharing a message. At maraming natatamaan palagi. Mm-hmm. No? Whether it's about love, whether it's about social concerns, right. You know, and all that. Laging may laman ang mga sinasabi niya. So nung narinig ko to, at ngayon pa, MJ, na marami na akong nabigyan pagkakataon na makaharap yung mga ibang kabataan from different universities and high schools. I've visited 58 of them already, no? I saw. Ito yung mga mensahe na kailangan nilang marinig kasi ang dami sa kanila na I know the song is about a singer.
you know, na walang kahit walang pumapalakpak, awit ng awit pa rin, no? Pero, you know, you can put that into other forms also. You know, people who are just striving to become somebody or striving to prove something to their own selves, but they always fail. Right. No, you have to keep on singing, you know. So yun ang pumukaw sa'yo, Kuya Gary, the message of the song. The message was the first thing that, well, the initial attraction was the fact na he wanted to do a duet with me. Right. Nung narinig ko yung kanta, ayun na. Right. Dinago ko na yung mga schedules ko, and medyo matagal bago ako nakapag-record, no? Okay. Because of so many different reasons. Right. Marami siyang mga text na, "Glock, I'm really sorry, hindi ko na ganyan-ganyan." Pero there was one text that I texted him na tinanong ko siya, sabi ko, "Eto bang are you giving me freedom to do my own vocal version of this, no? My vocal rendition." When he said yes, ayun na. Mm. So, yes ako nun, ganito po eh. Feel free. Kasi nagre-reply ako sa. It's a genre kasi na hindi ko laging kinakanta. Right. You know, it's got that flavor to it, and then it's rap. Right. That he does sa gitna ng kanta. So kailangan at least, that's what you call a collaboration. Hindi lang yung nagre-record lang kayong dalawa. Right. But you also find out saan ba natin papupuntahin to. How do you want me to attack this? Eh, he gave me free hand. Kaya ayun, naglagay ako ng mga backup vocals. And I usually believe na sa recording, you can put as much as you want. Kasi madali naman tanggalin eh. Yes. And then you can use some of the elements later on if you have a remix or whatever, no? But at least andun na siya. Right. So when he said, "Sir, do it your way," I'm glad that he, you know, he liked it, because that's really what came from the heart eh. Right. Walang hindi ko inisip na mapa-impress ang tao na may duet kami. No, there's a message that I believe in that he wrote, and we're both out here, we're gonna give our best to make sure people get the message right. That's the good thing about Aris's songs eh. They're socially relevant, and correct, they have correct really, really pure message, correct, sending it out there. And I've also worked with him kasi in my 25th anniversary, called Live at 25 sa Araneta Coliseum. Meron siyang binago sa Growing Up. Growing Up. Pero sa gitna nun, imbis na verse ang kinakanta ko, it's rap niya. Pero tugma pa rin dun sa kung ano yung Growing Up, no? And it was, that's an experience I won't forget. At that time, buhay pa si Francis M. And on the video, you'll hear him say, "Francis M., Sir Francis, get well soon." Because he was still around. So if you're talking about somebody who was influenced by a Francis M, who was also a good friend, tapos now he's celebrating an anniversary din, tapos bibigyan ako ng pagkakataon to do something with him, then why not? Right, why I not? Agree. Aris, saan nagsimula yung message na wala namang pumapalakpak? Katulad ng sinabi ni Sir Gary, marami rin akong nai-encounter ng mga tao na ganyan ng pinagdadaanan. Pero marami din akong na-encounter na tao na kahit yun ang pinagdadaanan nila, laban pa rin. Okay. And hindi nawawalan ng pag-asa. Yun lang naman ang, I think, ang secret. Na hindi naman secret eh. Ay, kung ikaw ay hindi titigil, imposibleng hindi ka mag-succeed. Right. Pero are you also coming from a personal experience? Oo naman. Yan, siguro sa dami din ng experiences ko, hindi ko siya pwedeng mahilaw dahil dinaanan ko din siya. Alam ko yung feeling. Alam ko yung feeling na pupunta ka sa isang gig na ang bayad sa'yo ay kulang pa sa pamasahe mo. So, although, yung mga ganong times, hindi ko natatandaan yun ng masamaan loob ko eh. Right. Pag tinanong mo ako kung sa aking 27 years na pagra-rap, mahihirapan akong banggitin sa'yo kung ano yung times na malungkot ako eh. Kasi no, yung journey na tinaha ko, isa lang talaga yung focus mo, yung goal mo. So, hindi mo iintindihin yung tapilok, yung dapa, that's right, yung galos, go, yung sugat. Go, go, go ka lagi so, nun eh, di ba? Parang kasali na rin yun eh. Yung mga, you cannot be called a champion unless you've experienced losses in life also. That's, right. That's the only time you value that's what right being a winner is. That's right. You only learn from the losses to become a winner. That's so, right. I think that with yung mga experiences ni Glock9, those have helped him
nakapaglagay ng depth or lalim mm-hmm. sa mga kanta niya. Mm-hmm. Sabi natin rap, ganun. But I can guarantee you today that the rappers that came out in the past 20 years have all been influenced by this man. By him. And rightfully so, you know, kasi that's hindi right. lang nagra-rap eh, pero may dahilan right. kung bakit siya nagra-rap. And even kami, like I'm not a rapper, pero pati yung mga balladeers like Martin Rivera and all with it. When you know that Glock 9 is going to perform or he's going to come out dun sa ASAP natin to, alam mo na may dala to. Right. No? At hindi lang kanta, pero may mensahe. Pati. Right, right. Kaya na-excite ako nung interview ko yung dalawa today eh. Because I'm looking at icons on different genre. It's very different. Diba, no? It's very, very, very different, Kuya Gary. Kuya Gary, what can you say na lang sa mga new and upcoming stars who would probably experience the same, I mean, yung kwento na wala namang pumapalakpak? What advice would you give? Ako, hindi ko masasabi kung ano ang magiging future nila, no, sa pagiging isang artist. But I remember isang experience na naranasan ko with Chito Miranda when we were both becoming mentors and parang judges ng Idol Philippines 2 years ago or last year. Meron siyang sinabi dun sa isa na, alam mo, dapat wala ka dito eh. So syempre medyo negative ang dating, no? Kasi akala ng hope ang tawag namin sa kanila hindi contestant but hopeful. Okay, so dun sa isang hopeful na yon, nakikita mong parang na-discourage siya dun sa sinabi ni Chito. But sinundan ni Chito ng kasi yung style mo hindi pang dito eh. It's a style of its own. So meron kang sariling parang journey and path. That's the same thing. That girl today, her name is Esai. She's creating waves. So she gives me updates and she's creating her own path with the talent that she's been given. So lahat ng mga nanonood ngayon, kung kayo ay may talent sa paggawa ng kanta, whether it's rap or whether it's a ballad or whether it's dance music or kahit anong genre, kasi ngayon ang ganda, no? Kasi yung parang OPM now, is so open. There's no specific formula. Right. You can come up with your own indie kind of sound right. and it doesn't fall under any genre and you can still create an impact. But there's a reason why you've been blessed with music. It is a gift that not many people have but most people want to have. But you have it. So, nasa inyo na yon. If you want to continue, great. You may not be the big name that people see, but you might be the person behind the big name. You might play that role somehow. But there's a reason why you've been given music. There's a reason why you have the desire to explore. Right. You know, the ins and outs, the ups and downs, the winning and the losing that comes with music. Is this going to be the first time you will be on stage together singing live this song? Ito, nag-rehearsal kami ni Sir Gary okay. isang araw, pero ito yung first time nakakantay. No, kinanta namin sa ASAP. Yeah. Ah, kinanta nyo na sa ASAP. Kinanta namin sa ASAP. Okay. Yun so, din naman na kinukwento ko kanino ba kina Sir Marvin Querido. Sabi ko, nakita ko si Sir Gary before we performed this song sa ASAP. Andun siya sa kabilang side ng studio. Andun ako sa kabilang side. And nakita ko siya na pinapakinggan niya yung song. And looking at Sir Gary doing that, kahit na sinong artist, hindi na pwedeng magdahilan pa eh. Kasi sabi nga, pwedeng sabihin ni Sir Gary, ako si Gary Valenciano, pwede ka namang gawin kahit anong feel kong gawin dun sa performance ko later. Pero hindi eh. Kinanta niya yung song na kung ano yung nasa recording, plakadong-plakado, right. nandun sa performance. And right. I think it sets a very good example sa ibang artists and sa mga bagong artists na hindi mo pwedeng never take for granted kung ano yung gift sa'yo. That's right. Never be ungrateful to your gift. That's right. Always respect your gift. And ang gandang lesson eh, for me. Ako, nung nakita ko, parang sabi ko, hindi ako pwedeng sumabit ngayon kasi hindi pwedeng. Yung iniisip ko. Hindi ako pwedeng sumabit kasi ganun eh. And then, aral na aral ni Sir Gary. Eh, nabanggit ni Sir Gary yung 25th anniversary. Isa yan sa very, isang mga monumental moments ng karir ko. Ako'y pinayagan ni Sir Gary na mag-rap
kung isipin mo yung ginawa kong verse sa song ni Sir Gary ay dalawang ay 32 bars na mabilis na rap. Bilis. Na pinag na kinompress mo. Kinompress mo sa isang verse. Okay. So kung siguro dahil sa kabataan ko, ako'y laban pa. Ilang taon ako yata noon, baka parang mga early 20s, okay. Mga 24, 25. Laban talaga. And then, yun ay isa sa mga oras ng karir ko na lagi kong iniisip kapag ako ay nawawalan ng rason, yeah, para gawin ulit ito. And yeah, gawin pa rin ito. And right, ako'y gusto kong magpasalamat kay Sir Gary na nung gabi na yun, sinabi ko sa kanya na kalahati lang ng magawa ni Sir Gary ang medyo maabot ko ay okay lang. And this is my 27th year. No? Pwede na akong, I always say this, pwede na akong tumigil. No? Marami na akong iiwanan na alam ko na kaya ng buhatin ang music na ginawa, right, ko ng matagal na panahon. Right. So, pero yung makita ko si Sir Gary, yung commitment niya sa kanyang craft, kung paano niya ito mahalin. Yun ay para akong bumabalik sa 25th anniversary concert ni Sir Gary. And then, sarap, so, ang sarap. Last question na lang, Aries. Your song, I just want to say this and I just want to ask you this. I think sinasabi sa'yo kanina, I wanted to ask him this question because I wanted to get his candid reaction. I wanted to tell you that your song, Sirena, is just a very symbolic song for the LGBT community. Ano yung pakiramdam mo that the community has embraced that song fully from here and overseas? Yung song na yan ay nung i-release namin yan, takot na takot ako. Takot na takot ako dahil ayokong makainsulto ng tao. Alam ko kasi na nung sinulat ko yan, hindi ko tsinelas o sapatos yung suot-suot ko. Ako yung nagsuot ng ibang sapatos at ibang tsinelas. Kaya ako natatakot kasi ayokong may naisulat ako doon na baka, si Raul pala to eh. Hindi naman to ganyan eh. Ganun. So, pero nung makita ko, nung minsan, I think a days after namin i-release yung music video, may isang group of production people na nagpunta sa bahay to interview me about the song. And then pinanood namin sa, eto na yung music video, gusto niyo mapanood. And then yung isa talagang humahagulgul siya at the end of the song. And then she said, nararamdaman ko yan kasi yan ang buhay ng best friend ko. Sabi niya. Maraming salamat. Minsan nag guest ako sa isang show sa ABS, no? Isang bouncer. Idol, salamat ah. Sabi ko, bakit? No? Kasi anak ko si Rena rin eh. So nung narinig ko yung kanta mo na liwanagan ako. Yung mga songs, binibigay lang yan. I believe na yan ay pinapahiram lang. Pag binitawan namin yan, hindi na amin yan. Pag binitawan namin yan, hindi na kami yan. So, may mga songs na binigay sa akin na my son is gay. No? Nung sinulat ko yun, hindi niya pa sinasabi sa amin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko kung gaano ko siya kamahal, di ba? And I know, hindi naman ako mashowbiz eh. Pero I think, para sabihin ko to now, ako ay proud na proud sa anak ko. Ako ay excited sa kung ano ang kaya niyang ma-achieve sa buhay niya. No? Parang ano eh, para siyang, minsan iniisip ko, it's how life parang gives you hints of magic
sa here and there, di ba? Nung natapos ko yung Serena, hindi ko na maalam eh. No? And then, I don't mind. Anak ko yun eh. So, natutuwa lang ako na Glock, sa'yo ko ibibigay yung Serena. Isulat mo yan ha. Pero may surprise ako sa'yo afterwards. And yun. Ako'y proud na may anak ako na katulad ni Daniel. Mahal ko ang mga anak ko and gagawin ko lahat para sa kanila. It's a gift, no? Yung song na yun, it's a gift for you. Yun ay regalo. Regalo yun. I ain't never missed my cue. My cue.